inspiring na naman ang legong ito, mga kagonegosyo. Ako po si Gladys Reyes Someru, and welcome to your one and only negosyo partner on TV. Gonegosyo, kaya mo! Anong magagawa ninyo sa maliit na borloloy na to? Lagyan lang ng konting hook, gamitin ng konting imagination, pagdikit-dikitin at presto! Makakagawa ka na ng katulad nito. O diba? Out of the box business. Talagang anak lang ng kwek-kwek ang may imagination na kayang lumikha ng mga ganito. At alam nyo ba, ilang batang negosyante ang nakaisip na gawing negosyo ang kakaibang talent nilang ito. Nag-start kami, I'm still a student, advertising student. Tapos ito yung way namin para kumita ng extra to support the schools, some school stuff. Nung una kasi, parang pares kasi kaming artist. Tapos nung una, ang gusto talaga namin gawin is t-shirt business. Yung anak ng kwek-kwek, dapat saglit lang siya. Parang yun lang yung nabuo naming idea kasi kailangan namin mag-come up ng isang business na minimal yung kailangan ilabas na pera, pero kikita ka. Maniniwala ba kayong creativity at pagiging resourceful lang ang naging tanging puhunan nila sa pagsisimula ng negosyong ito? At alam nyo ba, umabot lang ng 20 pesos ang naging una nilang puhunan para pambili lang ng sinulid. Yung first event na sinalihan namin dito sa Pablo Gallery, anniversary ng Pablo Gallery, tapos nag-participate kami as one of the tenants ng bazaar nila. Tapos, from then, medyo pumatok. So, nakakuha kami ng mas malaking capital. From then, pinaikot na namin. Hindi kami naghati agad dun sa first na kita namin. Para sa susunod na event, meron na kaming pambili ng table, mga ganun. Bawat gawa nga nila ay iba't ibang design sa makikita mo. Gusto nyo bang malaman kung paano sila kumikita sa hobby turned business opportunity nilang ito? Kasi since junk naman yung binibenta namin, na basically makikita sa bahay, kahit iba donations, old stuffs namin. Ang ginagastos lang namin is yung raw materials, yung hook, yung chain, tapos everything recycled na. So, maliit lang yung nilalabas namin pera. Tapos binibenta namin yun, binibase namin dun sa kung paano namin siya ginawa. Kasi one of one yung ano namin eh, yung mga accessories namin. Yung pinakamalaking, syempre, importante na tutunan namin with this business, may pera sa basura. Yun yung napatunayan namin. Kasi junk siya eh. Tapos we get out of it na hindi naman maliit na parang tubong lugaw. Ganun. Tapos, yung values na natutunan namin. Kasi bawat event, nagkakaroon kami ng post-mortem. Lahat ng mali na nagawa namin. So, parang ano siya, laging learning steps bawat event. Nag-aayos kami, nagmagawa kami sistema on what to do, paano ayusin yung orders. Tsaka, ano, doing indirect, one way siya to help the earth, yung recycling eh. Kasi we promote that, recycling and reusing. So, at least, pag may suot ka nun, parang proud ka, ay yung sinuot ko, kahit po paano, nakatulong ako sa pag-recycle ng plastic. Sa mga gustong mag-try ng business, mga kabataan ngayon, huwag kayong matakot mag-try ng... Mag-experiment. Pag may naisip mo yung ideas, go lang. So, dapat ano, masaya ka dun sa ginagawa mo. I'm sure, familiar na po kayo sa konsepto ng buy and sell. No? Alam niyo na po yan. Ako, halos sa panahon ngayon, parami ng parami ang tumatangkilik sa ganitong klase ng negosyo. At halos lahat, pwede na natin i-buy and sell. Nandiyan ang mga gamit, damit, ano pa ba, art crafts, at kung ano-ano pa. Pati kotse, syempre, di ba? Kaya nga meron tayong buy and sell ng mga cars. At ngayon ho, ay palalimin pa natin ang gusto kung ano ba itong tinatawag na buy and sell sa pagnenegosyo. So I'm very grateful because we have with us the owner of Nula, na kasuotan pong sinusuot ng mga artista. Isa na po ako doon. And of course, Miss Lani Beltran. Hello, hello po, welcome to morning. The show. And of course, we have with us Mr. Abe Dumlao of Auto Trade Center Philippines. At siya rin pong owner nito.
Ayan, so umpisahan na po natin siguro, ano? Miss Lani, yes. Nice meeting you finally. Maniwala ba kayo? Kanya lang kami nag-meet. Kahit na sinusuot ko ang mga nula, di ba, sa aking mga shows. Paano po ba, ano po ba talaga ang konsepto ng buy and sell? Okay, generally, ang buy and sell business, ito ang pagbili ng mga produkto sa pinakamababang presyo at ang pagbebenta nito sa tamang panahon, sa tamang presyo. So the lower the cost, the lower the cost of the product, and the higher the price that you can sell it for, ibig sabihin, mas maganda ang profit mo. So Mr. Abe, paano kayo napasok sa ganitong klase ng negosyo? Tsaka, kumusta naman po yung negosyo ninyo sa kasalukuyan? Actually, 1996, I already be doing this business, no? Yan pong cars, yes, na buy and sell. So up to 2003, nag-put up na ako ng buy and sell business. So dapat po ba, pagka nagbabuy and sell ka ng kotse, dapat magaling kang bumoka na alam mo i-explain, syempre, di ba, yung ibinibenta ninyo sa sasakyan? Kasama ko yan, Ma'am Gladys, dun sa pagbebenta ng sasakyan. Dapat alam mo ko yung ibinibenta mo. And then, yung klase ko ng mga tao na kausap mo when it comes to car selling. And I understand with Miss Lani, passion din ito eh, no? Oo, tama. Ito nga, nula. Dapat naiintindihan mo. Asian clothing mo. To, yes, di ba? Yes, exactly. Asian clothing, lahat sourced from Asia. It started 6 years ago. Importante talaga na naiintindihan mo yung produkto para makahanap ka ng pinakamagandang pwede mong ibenta. Pero based from your experiences, ano ba yung mga preparations para sa ganitong klaseng negosyo? For me, kailangan mo is determination. Kasi and then maglalabas ka ng pera kaagad dito o ng una, malaking puhunan mo when it comes to. Kasi babayaran mo. Magastos ba? Malaki? Medyo kasi yung siyempre mga kotse naman, hindi naman So with Miss Lani, ganun din ba yung preparation o mas mabusisi? Importanting mag-research ka kasi pag nakabili ka ng maling produkto, maiipit sa'yo yun, maiiwan sa'yo yun, hindi mo mabebenta. So importanting mag-research kung ano yung tamang produktong pwedeng bilhin ng market today. Nako, marami pa ho ako itatanong sa kanila sa atin hong pagbabalik. Kaya huwag kayong aalis at magbabalik pa rin ang Go Negosyo, kaya mo! Calling all micro, small and medium scale negosyantes at mga government, private, and microfinance institutions and organizations supporting MSME development. Kita-kita tayo sa SM Mega Trade Hall C sa July 8, 2009 para sa Go! MSME Negosyo Summit. Fun-filled lectures, forums, exhibits, and masasayang mga programa ang ihahatid po namin sa inyo. So for more information, you may log on to our website www.gonegosyo.net or you can call BSMED office at 897-7596. Libre po ito, kaya makigo MSME Negosyo Summit ka na. Welcome back mga ka-Go Negosyo at kasama pa rin po natin si Ms. Lani Beltran, of course Mr. Abe, talking about buy and sell business. At syempre si Ms. Lani regarding nula, di ba? Gusto ko lang malaman muna Ms. Lani, ano ba ang kaibahan nitong business mo na to, itong buy and sell business na nula kumpara doon sa ibang negosyo? Okay, ang amin, we're into fashion, so mga kasuotan, mga accessories. Kakaiba kami in that sense because lahat ng produkto namin nanggagaling lang sa Asia. Kasi Asian clothing, Asian na, diba? Clothing and fashion store. Mm-hmm. Even we also have fashion home accessories. Pero lahat to sourced from Asia. Wala nang ibang pinanggalingan kundi Asia and also the Philippines. And may I know why? Yun ang napili mo na ano? Kasi parang doon ako naiintrigue. Ang history kasi ng nula. Ako at yung isang kapatid ko nasa trading business. So we would buy items from all over Asia. China, Hong Kong. Dinadala namin to sa Pilipinas at binebenta sa mga department stores. Ayun na. So doon nga pumapasok ang buy and sell, di ba? Binibili sa iba't ibang bansa sa Asia. And then eventually, dahil pareho kami mahilig magbihis eh, na-attract talaga kami dun sa suppliers ng damit. Eh hindi naman yun yung produkto namin talaga. Iba. So eventually, we decided, ay pumasok na tayo dito dahil naiintindihan namin, dahil mahilig kaming dalawa. So pumasok na kami sa business ng fashion. So magkapatid pala kayo na nandiyan sa... It started with that, but right now, it's just me. Mm-hmm. So with Mr. Abe naman, ano naman po ang kaibahan ng business ninyo? For me, quality-wise kasi ang binibenta namin mga kotse, which is makitang-kita mo naman on my showroom and in online businesses.
Isa pa yon, we just not cater for dito sa Pilipinas. Sabi ko nga, OFW is our buyers. Whenever nandun pa lang sila, isa ibang bansa pa sila, nakikita na nila yung mga kotse.